Hi guys, welcome back to my channel, Mike27TV, and welcome to Ketchikan, Alaska. Sa video ito, papakita po namin yung gala time namin one time na lumabas kami. Napakita po dito yung mga magandang lugar dito sa Ketchikan, Alaska. Yung pagmamigrate ng mga salmon galing po sa dagat. Pupunta po sila sa ilog. Mangingitlog po sila doon at mamamatay. Yung papakita po dyan ay yung life cycle ng mga salmon po. So guys, guys enjoy the video. Salamat po ulit. Kung meron kayong tanong or comment, please sulat nyo sa comment box. Salamat po. Enjoy the video guys. Ang dami pa pala, Mike, ang papasok doon. Guys, yeah, libo-libo. Daan libo yung pumapasok pa. Kasi nag-uumpisa pa lang halos na yung migration ng mga salmon. Nakikita nyo yan, makitid lang yung ilog na yan. So bali ang galing sila sa dagat nga, sa open sea. Tandaan nyo guys, mahigit 100 maliliit na ilog ang pinapasukan ng mga salmon. Ito isa lang itong pinuntahan namin sa Ketchikan. So ibig sabihin, sa buong Alaska, milyon-milyong salmon pumapasok sa mga ilog para lang mangitlog and then mamamatay sila after ng mga itlog. Yan, piruin nyo, sa ilalim pa ng tuloy dumadaan yung mga salmon na yan. Tandaan nyo guys, pagkatapos mangitlog ng salmon, mamamatay sila. Yung itlog na yon, magiging maliliit na salmon, lalabas sa dagat. Mabubuhay sila sa open ocean ng mga 2 to 4 years and then pag adult na sila, babalik sila dyan sa ilog kung saan sila pinanganak. Yun ang life cycle na paliwanag sa amin ng isang tour guide dyan. Enjoy the video guys! Ayan, malaking salmon. Yan po guys, nagpatayo po sila ng statue kasi yan nga po ang salmon capital of the world. Makikita nyo rin guys, yun yung po yung poles. Talaga po nahihirapan yung mga salmon ng biyahe nila, nung paglalakbay nila mula doon sa dagat papunta roon sa ilog, sa mga river na pag-iitlogan nila. Nagkakamatay-matay na po sila bago po makarating doon. Diyan pa lang po sa mga bato na yan, gas-gas-gas-gas na yung mga katawan nila. Yung iba po kinakain na ng mga bear, mga ibon, mga hayop na maliliit dyan po. Ayan, yung iba po yung nangitlog, mamatay na. Halos yung iba po nakarating na sa ilog na talagang kung saan sila nangitlog. Makikita nyo rin yung iba po sa ilalim ng ilog. Makikita nyo, patay na yung iba. Yan, sa sobrang pagod na nga po. Tsaka yung iba po nauna na dyan at nakapangitlog na. Nakita nyo yung mga itim na yan guys. Yan, yan po yung salmon yan. Daan-daan dito salmon po yan. Doon po, mahaba po yung ilog na yan. Hindi na po namin narating yung pinakadulo kasi babalik din po kami sa batko para sa trabaho namin. Makikita nyo guys, may mga nangangawil dyan. Inuulam po nila. Iba naman po, nangangawil lang tapos pinapakawalan din. Puno na salmon niya. Nakikita nyo guys, talaga wala nang paglagyan sila, siksika na talaga. Kaya iba namamatay na dyan pa lang. Ibang mga locals na nakatira dyan sa Alaska, hindi na pinapansin yung salmon. Kasi nga po, every year magmamigrate sila. So every year po na paulit-ulit lang po yan. Hinahayaan na lang po nila. Sampai jumpa.
guys, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and tap the notification bell for our next videos. Kasi yung pangkis namin, magkakuha nila na ng picture yung mga salmon. Iba naman po, nagre-rent ng pangawil. Iba po, iniulam nila. Iba naman po, ginagawa pagkahuli. Yan, tulad niya, ang laki niyang nahuli ng babae. Pinapakawalan din po na yan, catch and release. Siguro mga ano po yan, mga 3 kilo po yan. Ang laki o. Kaya po, every summer, nabiyahe po yung barko dito sa Alaska. Dahil nga po, pumapasok yung mga salmon. Kasi pag winter naman po, yung ilog na yan, nakikita nyo, puro snow po yan, nagyiyelo po yung ilog na yan, yung river na yan, wala po. Matigas po lahat yan. Dahil nagiging ice po siya. Yan po yung isang kasama namin na tour guide. Pinapaliwanag na po lahat yung gustong malaman o mga tanong ng mga guests. Sinasagot niya po lahat. So, makikita niyo guys, yan halos 1 inches, 2 inches lang ang dalim ng ilog na to. Yung mga salmon po andyan, pwede niyong tampotin kung mabilis-bilis kayong manghabol, habulin yung salmon, pwede niyong hulihin ng kamay. Tulad niyan po isang yan, namatay na dyan sa tabi. Isang malaking salmon na yan. Halos hindi na siya makalangoy dahil ang babaw ng tubig. Siguro kumpare niya yung namatay na yon. Lasing na lasing. Joke. Teka muna, titingnan ko kung ano yung makikita ko dito. Yung makikita niyo sa likod ko guys. Yeah, mga itim-itim na yun. Yung salmon po lahat yan. So these came from the ocean? Pag winter, hindi kayo makapunta rito basta-basta. Lahat po nang nagtatrabaho or nag-work dito or may bahay, bakasyonan dito po sa Alaska, ay pumabalik po sa mga lugar na wala pong snow. And then sa summer, pumabalik po sila dito para sa mga business nila or para mag-tumigil po ng ilang buwan dito sa Alaska. Ganun lang po every year, paulit-ulit lang po. Ito nga pala guys, ito po yung pangalawang balik namin after 3 weeks. Bali po, mga patay na po yung salmon halos. Naamoy po namin, mabaho na talaga. Kasama ko po si Aris, si Roy, si Pogi. Makikita nyo guys, kulay brown na yung tubig at saka ang dami na pong patay na salmon. Itong time po na to, andyan po yung mga ibon tsaka yung mga sea lion. Nagpipiesta na po sila lahat dyan. Nakikita nyo guys, ayan, kulay puti na. Gasgas na yung katawan ng mga salmon. Mahinang mahina na po sila. Nakapangitid na po sila at ready na po silang mamatay. Kahit na lang ilang pa sila sa tubig, tinutuka-tuka na sila ng mga ibon. Kaya yung katawan nila, butas-butas na. Hindi na sila ganun makalangoy po kung makikita nyo. Mahina na, namamatay na po dyan sa tabi ng ilog. Nakita nyo po ba yun, yung sea lion? Simula kanina, nakita po namin siguro mga 8 sea lion na po, o 7. Nagpiesta po sila dahil nga po napakaraming salmon. Kaya po pag sa panahon na yan, marami rin pong balyena dyan kasi nga po yung nutrients na lumalabas galing sa ilog, yun naman po gusto ng mga whale kasi marami pong microorganism na nabubuhay doon, yun naman po ang kinakain ng mga balyena. Sa ibang video ko guys, papakita ko sa inyo yung pagpunta namin sa ibang lugar sa Alaska na napakaraming balyena.
Naglalakad lang po ako sa tabing dagat and then suddenly mayroong pumpalina sa tabi ko. Kasi tapos sila ng sweet. Nanangayon po ng plantings. Pag-ibig po na microorganism. Kaya silayon. Tapos may silayon yun. Ayan po, isang silayon ulit. Silayon din pala napupunta rito. Ay, kinakain ko sila silayon yun eh, mga salmon eh. Summer dito, pwede kayo mag-jacket lang. Nagpulot ng suot namin na hindi ganong makapal. Pero pag ano po rito, winter, talaga pong hindi basta-basta makakalabas. Walang lugar na walang yelo. Puro yelo po lahat sa lahat. Makikita nyo guys, ayan o. Oh, patay na lahat yung salmon. Napakarami pa rin sa ilog. So guys, thank you again for watching. Hope you like the video. And please guys, don't forget to subscribe, like, comment, tap the notification bell for our next video guys. Salamat po ng marami. Be safe, stay at home, and God bless you all. Salamat po. Yan po yung barko namin. Pabalik na po kami. At baka umalit pa kami sa work. Ciao, ciao!